Zen, mga kapamilya, alam nyo ba kung ano ang tinaguriang shoe capital of the Philippines? Ito ang Marikina City na noong 1930s pa lamang, daang-daang libong sapatos na ang nagagawa. Pero sino nga ba ang nagsimula ng industriya ng sapatos sa Marikina? Alam nyo ba na sa bahay na ito ginawa ang kauna-unahang pares ng sapatos sa Marikina noong 1887? Ito ang bahay ni Don Loriano Guevara o Kapitan Moy, ang tinaguriang ama ng industriya ng sapatos sa Marikina. Bumili siya ng pares ng sapatos sa Hong Kong, nasira ito. So ginawa niya, yung kanyang mga kaibigan, si Herbaso Carlos, Ambrosio Santa Ines, tsaka si Tiburcio Eustaquio, sabi, sirain natin itong sapatos na ito. Kumbaga, kalas-kalasin natin, tingnan natin kung paano nabubuo ito. At doon nagsimula, sabi nila, ganito pala ang paggawa ng sapatos. Ilang akbang lang mula sa bahay ni Kapitan Moy ay isang museo na punong-puno ng mga sapatos. Ano makikita ng mga kababayan natin pag sila'y nabisita din eh? Sari-sari yung mga sapatos, lalo na yung mga naisuot ng mga kilalang tao na nagbigay ng pagkilala sa kahusayan ng Pilipino. Nakilala ang husay ng mga Marikenyo sa paggawa ng sapatos noong 1950s. During those times na 50s up to 60s and early 70s, talagang natanyag po ang Marikina sa paggawa ng sapatos. At nakilala naman po tayo ng mga kumukha sa Amerika, sa Europe, sa Asia. Noong golden years ng shoe industry, nasa 3,000 ang magsasapatos sa Marikina. Sa ngayon, halos 300 na lamang ang mga gumagawa ng sapatos. Isa sa mga matagal ng sapatero si Elmo Villaranda na 40 taon nang gumagawa ng sapatos. Ilang oras more or less ang inilalaan niya sa isang pares? Sa maghapon, kaya yung basta ito. Buong-buo na siya sa maghapon. Isang pares lang. Pero pag yung mga simple lang na mga isang araw ho, makakayari na. Mas matibay ho talaga ang gawang kamay kasi ho, lahat ng materials ho na gagamitin natin doon, puwerte ang tawag nila, kumbaga, primera klase. Yun nga po yung parang nagiging advocacy ngayon tungkol sa sinasabi nilang fast fashion na mabilis magpalit, mura lang, pero madalas mapupunta lang sa waste. Unlike yung talagang sapatos na handmade, maganda mga materials, nagtatagal po. Parang lifetime na ho. Gaya ng estilo ng mga sapatos, naniniwala si Rowiliza Landicho na manunubalik ang industriya ng mga sapatos na talaga namang tatak Marikina. Ito po si Boy at Sison na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na.